Isang video na to na nat-cut natin, no? Oh, kasi merong nakaraang barila na naganap diyan sa ano, sa BGC. At gusto ko tingnan ninyo na maigi ito at tayo'y mag-contemplate. Safe pa ba talaga tayo sa mga pulis natin? Ibig sabihin, hindi lahat ng pulis, ha? Pero tingnan nyo to, ha? Itong nangyari sa BGC. Mukhang may problema at kakulangan na naman talaga ito mga kapulisan natin dito. Pasok. Ang pagtugis ng mga pulis sa isang Chinese sa Taguig. Pero tama nga ba ang kinilos ng mga pulis? Lalo't nangyari ang barilan sa mataong lugar sa BGC. Nagbabalik si Dave Abuel. And mga bossing, ha, BGC, zero crime rate dyan. Napakaganda po ng BGC, kaya dyan kami lagi nagpupunta kasi sure na sure kami walang mangyayaring masama sa amin dyan. Dahil ang BGC po, ilan lang po ang exit point niyan. At lahat po ng kalsada diyan may CCTV. So kung anumang mga katarantaduhang gagawin niyo diyan, ay sigurado akong makikita at makikita ng CCTV. Yan. Now, meron silang mga inoperate na mga Chinese na ano, mga sangkot sa kidnapping. Oh, sangkot sa kidnapping mga bossing. Tingnan ninyo kung paano silang walang habas na nagpapaputok kahit napakaraming tao. Diyos mio naman, ang traffic dyan sa BGC na yan. Diyos ko naman, ba't kailan ang dami-daming sasakyan at saka mga tao dyan. O, sige, tingnan ninyo. Marami ang naging buzz eksenang ito sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Sunod-sunod na malakas na putok ang gumulat sa mga motorista at commuter. Kita ang ilang pulis sa kalsat. Ayan, no? Pilit pinapalibutan ang puting SUV, pero di sila makalapit dahil armado ang driver. Maya-maya, kumarurot palayo ang SUV. Puchat, ano yan? Ang daming tao? Traffic? Nagpapaputok kayo ng ganyan? Alam nyo ba yung mga baril niyan, mga 9mm ang issue sa mga yan? Alam nyo na ba yung 9mm, tumatagos po yan? So kapag tumama yan dito, may tendency na tumagos yan at may tamaan na bystander yan. Ay, Diyos me, yung mga kapulisan natin, makapagpaputok lang. Ang isa sa mga nadami na motorist. Ano, tingnan mo nangyari naman dito. Matinding trauma ang inabot. Nung makita ko na nagpaputok na siya ng baril, ano na, yung anak ko nasa loob, pinadapa ko na doon sa loob ng kotse. Kasi hindi ko nga alam. Yung trauma, tingnan mo, katabi nila yung sasakyan na binabaril. Tingnan niyo yung kotse nila, puro tama ng bala. Anak ng tinapay naman PNP. Ano ba kayong klaseng mga operatiba? Wala ba kayong schooling? Hindi nyo ba pinag-aralan yan sa academy? O hindi ba kayo nagsipag-training? Ano yan? Pagkat nag-marcha-marcha ng kaliwa-kanan, harap sa likod, harap sa kaliwa? Binigyan nyo na ng baril, tapos pwede na mag-operate-operate yung mga yan? Kakapanood nyo kay ano eh. Kakapanood nyo kay ano, kay Cardo Dalisay yan. Cardo Dalisay, di naubusan ng bala kahit na ang daming tao sa Quiapo namamaril. Walang Joe ito, nasa busy na lugar. Sa BGC, animal yan. Bira kayo ng bira. Baka mamaya, tamaan na kaming dalawa dahil may pumuputok sa harap, may pumuputok pa sa likod eh. Gumanti rin ang putok ang mga pulis. Dahil sa barilan, bumigat ang traffic sa lugar. Huwag mo galawin eh! Huwag mo galawin te! Ano yan? Sinagtaklayin yan eh! Nagkalat pa sa daan ang mga baso ng bala. Epal pa. Anak ng iba klase rin talaga mga Pilipino, sobrang epal nyo. May nagbabarilan na, puta, nagbibidyo pa kayo dyan. Pag kayo, tinamaan talaga naman. Pero good job ah. Good job sa nagbibidyo. Pero matindi si ate, mukhang kukuha pa ng souvenir. Dadampot pa ng basyo ang walang hiya. At mga basag na salamin. Ito ang basyo ng bala. Ang eksenang ito sa Taguig kagabi, ikinabahala ng marami. Sunod-sunod ang mga komento at mensahe ng pag-aalala ng mga netizen na baka may mga taong madamay sa barilan. Aarestoy na dapat ng PNP anti-kidnapping group ang Chinese. May warrant of arrest kasi siya para sa mga reklamo ang just fixation, paninilang at pagsuway sa mga alagad ng batas. Upon serving yung warrant, tumakbo na si yung ating suspect. Then from there, nagkameron ng confrontation, armed confrontation.
nagkamera ng konting. Paano hindi makakatakbo yun? Dapat yun kasi may mobile, haharangan niyo yung harap. Pag hinarangan niyo yung harap na ganun, magmimega po kayo. Pinapalibutan na kita. Oh, sumuko ka na. Napapalibutan kita. Oh, ibaba mo yung windshield. Oh, ilabas mo yung dalawang kamay mo sa bintana. Oh, lumabas ka. Oh, maglakad ka ng patras. Oh, mga ganun. Diba yun ang unang-una mong gagawin? Yung vehicle niya, harangan mo muna, i-immobilize mo siya. Walang hiya naman talaga mga kapulisan natin. Oh, hindi naman lahat, ha. Mga galing yung mga kasama namin kanina nag-firing. Oh, tumatumbling pa nga yung isang kasama namin, eh. Pero etong mga to, ewan ko ba? Chase, nagkabarilan. Kanina, iginit ang PNP Anti-Kidnapping Group na sinunod nila ang tamang protocol sa pag-aresto. Nung pag-serve niya, pumutok na siya, then tumakbo na siya. Ka naman kasi makakita, magse-serve ka ng warat o pare sa traffic. Hindi ba pwedeng pag nagpagasolina yan, nagpatay ng makina, o kaya sa bahay, pwede ba yun? Kung di mo sa bahay, sa opisina, pucha sa traffic, doon kayo mag-serve ng warat o pare. Siyempre, miski ako eh, na mga nakasibilyan. Nandito dito tayo sa highway, mga nakasibilyan kayo, pucha malay ko ba kung pulis talaga kayo? Miski ako kakabahan, kung meron din akong kargada, bubunot ako talaga. Eh lalo na kung alam ko na may threat sa buhay ko. Sabi ni Wasali, mahirap ibaba windshield. Pero yun na nga eh, kung ako nga ang pulis eh. Oh, ibaba mo windshield! Oo. Ay talaga, mas marunong pa kayo sa akin ah. Oh, grabe, grabe itong nangyari na to ha. Tama daw yung ginawa nila, nag-issue sila ng warrant sa kalsada. Tama ba yon? Tama ba yon na kakatukin mo yung bintana ng kotse? Hello, kuya, baba mo yung bintana, bakit? Ano violation ko? Ikaw po, ina-aresto namin sa salang ganito po, tsa tatakbo talaga yan. Then doon naghabulan siya hanggang sa makapasok sa area ng BGC. Meron naman tayong warrant of arrest na isinerve, legitimate operation, and then we have personnel led by an officer with marked vehicle and in coordination with... Usually sa Amerika, una nilang binabaril gulong. Kayo gusto niyong patayin kagad yung tao? Ibang klase, sino ba mga pulis dito sa ibang bansa? Wala kasi dito si Alan Villain eh. Oh, pulis kasi yun sa Austria eh. Pucha, walang ganyan. We in the local PNP on the ground. Sa ilalim ng PNP operational procedures, pwedeng gumamit ng baril ang mga pulis sa isang operasyon kung armado at mapanganibang suspect. Pero kailangan nilang iwasan ang ulo at ibang vital parts ng katawan tulad ng puso, baga, atay at iba pa. Ay na, paano mo malalaman kung iniwasan niya yung ulo, baga at atay dyan? Nasa likod siya ng Montero, binabaril niya. Sabi nga ni Ray J, walang tamang training. Sana PNP train. Sa bagay, ikaw nga, kumuha ka ng vlogger na sintu-sintu. Ibig sabihin, may problema na talaga kayo sa leadership pagka ganyan. Sa decision making, Diyos mio naman. Kung papaputo ka naman ang umaanda ng sasakyan ng isang suspect, kailangan ikonsidera ang intent at kakayanan ng suspect na manakit ng pulis at ibang tao. Dapat din maisaalang-alang ang distansya ng suspect mula sa mga pulis at sibilyan. Ilang establishmento at sasakyan din ang nadamay sa habulan at barilan. Magsasagawa rin ng ocular inspection ang PNP AKG sa lugar. Kung mayroong mga damage, and then willing naman natin ipagawa o harapin kung mayroong na damage due in the conduct of operation. Eh kung may namatay, ano sir, may namatay, may babalik mo pa yung buhay? Training nyo yung mga tao nyo, lalo na yung mga ganyang special special group. Sure. Pagka meron pa tayong hinahabol na kriminal, may mga bagay siguro na mahirap iwasan, no? Hindi natin kontrolada. Hindi. Hindi. Siguro kung may proper training, kung meron kayong proper na coordination, hindi yan mangyayari sa... Oh, unang-una sa lahat, nagsiserve ng warrant sa isang lugar na ano na stationary. Hindi sa umaandar na sasakyan.
Oy, kuya, kuya, wait, wait, kuya. Ito, may warrant ka, huminto ka. Kuya, may warrant ka, huminto ka. Pucha, sinong hihintay? Kriminal yan. Ay, nako, ewan ko ba. So, sige, tuloy pa natin to. Mula sa sentro ng BGC, umabot ang Hubulan at Barilan hanggang sa 31st Street, kung saan tuluyang naaresto ang sospek. Pero diniretso siya sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala sa likod. Nagbabalita mula sa frontline. Palakpakan. Ay, nako, ewan ko kung bakit ganyan. Wala na talaga tayong aasahan. Anyway.